So hello mga ka-rides. Sa wakas, nabili na tayo ng ating bagong helmet. Oh my god! Wow! Ang ating HJC. So after almost 5 years. What? Nakabigay tayo ulit ng bagong helmet. So ang gagawin natin ngayon is i-unbox natin siya. So, kabibili natin kahapon ng helmet. Tapos, pagkatapos i-check doon, nilagay na natin sa box, inuwi na dito, at hindi pa natin ginagalaw. So, actually, naka-plastic pa siya. Nakabalot pa siya ng plastic, tapos naka-tape pa. So, literal na i-unbox natin ngayon yung ating bagong helmet. So, bumili tayo kahapon sa Triumph JT ng HJC I-70. Ang model ay Elim MC5 na color gray o matte black at saka gray combination. So, teka muna. Baka hindi ka pa nagsusubscribe sa aking YouTube channel. Ito, pindutin mo yung subscribe button dito. Pindutin mo na rin yung bell para lagi kang notify at updated dun sa mga videos na i-upload natin. So, bago natin i-unbox yung helmet, ipapasok muna natin yung ating intro. So, ayun na nga mga ka-rides. Ito yung i-unbox natin. So, ito yung helmet. So, nakikita nyo, naka-plastic pa siya. So, nung pagkabili natin, nilagay sa box. Tapos, pagka-uwi natin, nakalagay sa plastic. Tinali sa motor. Pagkatapos nun, hindi na natin binago. O, hindi pa natin binubuksan. Kung makikita ninyo, naka-tape pa siya. Meron pang mga tape. So, ngayon, tatanggalin na natin yung mga tape at titignan natin yung laman ng box. Ito yung bagong bili natin HJC na helmet. So bumili tayo sa Triumph JT ng helmet. Naka-discount tayo ng 10%. So ang nabili natin ay itong HJC na I-70. So ang model na ito ay Elim MC5. Ito siya. Ayan. So ayan. So ayan, box natin ngayon ng ating bagong helmet. Ayan natin kung ano yung nasa loob ng box. So as usual, meron siyang bubble wrap. Tapos, styro. At ito yung helmet natin. Tapos, nandito rin yung kanyang pinlock. So, yung pinlock niya is pinalagay na natin. So, ito na yung ating helmet, yung HJC. Ito siya. So, bubuksan natin. So, ang model na ito ay Elim MC5 na I-70 ng HJC. So,
So, tingnan natin yung ano, kulay. Ito siya. Yan. I-70. So, ang kulay na ito ay matte black and combination ng gray. Ito siya, mga rides. Ren. So, as usual, pagbibili ng helmet, meron ang kasamang pub helmet bag. Ito siya. Ay, kita nyo. Yan. Diba? Simple lang yung kulay niya. Ayoko ng, ano, ayoko na ng yung masyadong makulay. Katulad nung aking spider. Na sobrang kulay niya, kumupas na yung kulay sa katagalan. So, gusto ko naman yung katulad nito na simple lang yung kulay, hindi gaanong matingkad. Kaya matte yung pinuha natin. Matte black combination ng gray. Sa I-70. Okay, ang HJC I-70 ay dual visor. So, meron siyang visor sa ibabaw, yung clear. Tapos, meron din siya sa lalim dito. Ang lever nun ay dito matatagpuan. Ito. Pag hinila mo siya, yan. Bubukas yung sun visor sa loob. Pag itinulak mo naman, aakyat siya. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na pin lock. Ito. Yan. Pin lock. Pinakabit ko na siya dun sa Triumph kahapon, dun sa staff. So, maraming salamat sa staff ng Triumph JT. Pinakabit ko na siya. So, mayroon nabibili din na itong alam ko na smoke lens na visor. So, ang purpose natin sa pagbili ng helmet na ito is gagamitin natin pang touring at saka pang endurance. Kaya ang pinili natin na helmet yung double visor. Ito, may pangalawang visor sa ano, sa ilalim. So, kapag inabot ng gabi, pwede mong tanggalin yung pwede mong ipakyat yung pangalawang visor niya. So, unlike kapag naka-smoke lens ka dito, pagdating ng gabi, kailangan mong itaas kasi parang madilim. So, ang pinili natin yung double visor na. Ito ang gandahan ng HJC na I-70. Yun yung una kong purpose kung bakit ito yung binili ko. Ang gusto ko kasing bilhin yung mga helmet na double visor na siya. So, para pag mainit, pwede mong buksan, pwede mong gamitin yung sun visor niya. Pagkagabi na, ito itong kanyang clear lens. So, ang gandaan nito, nakapinlock siya, anti-fog. So, pagka maulan, hindi magmo-moist yung loob ng helmet natin. Nakagandaan nito. Ang hirap kasi alam na pagka walang pinlock, talagang minsan kailangan mong buksan yung visor para matanggal yung labo nung lens. So, gandahan nito, may pinlock na siya. Tapos, isa pang nagustuhan ko dito yung kanyang mga lining. Ito, ang ganda, lambot. So, premium na premium talaga yung dating niya. Ganda, oh, lambot. Sarap isuot. Tapos, pinanood ko rin yung mga review nito sa YouTube. So, maganda naman yung feedback. So, sulit na sulit yung presyo niya. So, naka-discount tayo ka nung pagkuha natin ng 10%. So, naka-less 10% siya. So, ay papano nabawasan yung presyo niya. Pinakagandaan nito. Tapos, yung kanyang lock dito, ito, yung kanyang lock. May parang double lock siya. Kapag hindi mo idiniin, hindi pa siya nakalock siya. Ayan, bumuksan ko siya. Pero once na idiniin mo dito, yan, tutunog siya. Yan, kahit iangat mo tong lens niya, hindi mo mabubuksan.
unless na pindutin mo dito. Yan. Diba? Pag hindi siya nakalock, tignan mo, angat siya kahit kamay lang. Angat. Pero pag didiin mo pa siya ng dulo, sa pinakadulo, yan, tutunog siya, yan yung lock niya. Kaya kahit anong angat mo, hindi siya aangat. Ganda ng isang safety picture din nito. Hindi siya biglang aangat lang pagka once na makaramdam ng impact. Tapos, yung vents nito, meron dito yung vents sa dalawa. Tapos dito yung kanyang bukasan nito. Yan. Kabilaan yan, ito. Kanyang vents. Importante ito lalo na pagka mainit ang panahon. Tapos tumatakbo ka. Kailangan yung hangin magsisirculate sa loob para kahit papano yung init ay mabawasan dito sa loob ng helmet. Meron din siya ditong vents dito sa may chin. Ito sa may chin. Ito siya. Pag bubuksan mo siya, ibababa mo lang. Pag isasara mo siya, angat mo lang. Yung vents dito, yung hangin dito papasok dyan. Kasama dito, dito siya lalabas. Ito. Yan. Ito. Pero siya labasan ng hangin dito. Para siyang yung ano ni Iron Man. Ito. Dito siya lalabas. So kahit kung makikita niyo siya, kahit wala siyang spoiler, ano, maporma pa rin siya eh. Ito na gustuhan ko dito. Maporma. Hindi mo lang kailangan ng lagyan ng spoiler dito. Katulad ng ibang helmet. So ito, maporma na siya. Tapos, dual visor, yun ako na gustuhan. Tapos yung lock nito, ito. Nakakwick release yung kanyang lock. Ito, nakakwick release siya. Pinasok mo siya, madali. Kahit may gloves ka, hindi ka mahihirapan na i-lock. Unlike dun sa double D-ring siya, pag may glove ka, sabi, may suot kang glove, sabi nila mahirap ikabit. Ito kahit may gloves ka, once na maipasok mo siyang gano'n, maisentro mo siya, tinulak mo, lalak siya agad. Tapos pag tatanggalin mo siya, ito, iangat mo lang yung kulay pula, tapos silain mo. So quick release siya. Kahit na hindi siya gano'ng ka-safe, hindi katulad nung double D-ring na talagang garantisado na yung kanyang safe na pag once na ma-impact, hindi siya matatanggal. So ito, safe din naman to kahit papano. So yung kasi build yun for racing talaga. Magandaan nito, mga quick release. Tapos yung lining pala nito, naka antimicrobial na rin siya. So yung tapos, ito itong mga lining niya, natatanggal din siya. Pwede yung labhan. Ito. Labhan. Tatanggalin yung kanyang mga lining. So, meron din siya dito ang wind. Ano. So, ito yung ating helmet na bago. Gagamitin natin pang endurance. So, para nakapanghinayang dikitan ng sticker dito. Nakaka-rides. So, siyempre, pag nag-endurance ka, merong helmet sticker na binibigay na kailangan idikit. So, para siyang nakapanghinayang dikitan. So, IC, meron na siyang ICC sticker. Ito, yung ICC sticker niya. Diba? Tapos, ang gandaan nito, kung nagsasalamin kayo, sabi sa akin nung staff doon, pag nagsasalamin ka, hindi ka mahirapan ilagay. Kasi mayroon siya naka-reading ano-anong salamin. Dito. Dito, dito. Yung nakagandaan din nito. So, hindi naman tayo nagsasalamin pag nagra-rides. So, hindi na natin kailangan yung mga ganyan. So, mas okay pa din.